Alam niyo ba sa bansang China, sa lugar ng Beijing, may isang misteryong urban legend sila na tinatawag na The Beijing 375 Bus, at yan ang kwentong ating pag-uusapan sa video na ito. Ang kwento ay nangyari sa madilim na gabi ng Nobyembre 14, 1995, sa Beijing sa bansang China, isang matandang lalaki na sabi ng ilan na isang babae, ay naghihintay sa hintuan ng bus sa hating gabi at nakipag-usap sa nag-iisang tao sa hintuan ng bus na parang normal lang na gabi. Nang sa wakas ay dumating ang pinakahuli na bus na may nakalagay na 375, ang huling bus para sa route na 375 mula sa terminal ng Yuan Ming Wan bus, pareho silang sumakay dito. Umupo ang matanda malapit sa harap ng bus habang ang binata ay nakaupo sa likod niya ng dalawang hanay. Walang ibang pasahero na kasama nila kundi ang driver at isang disenteng taga-kolekta ng ticket o tinatawag sa atin na conductor. At maya-maya, namataan ang driver ang dalawang anino sa gilid ng kalsada na kumakaway sa bus. Huminto ang driver at nang bumukas ang pinto ay sumakay ang tatlong tao. At may dalawang lalaki na umaalalay sa isang pangatlong lalaki sa pagitan nila, at hawak siya sa kanyang mga balikat. Ang lalaking nasa gitna ay mukhang gulong-gulo at nakayuko ang kanyang ulo, kaya walang makakakita sa kanyang mukha at nagkaroon ng dismal calm atmosphere sa loob ng bus, na ibig sabihin ay pagkabiglang pagkalungkot sa lugar o sa kapaligiran. At di nagtagal pagkatapos nito, nakipagkaway ang matanda sa binata sa ilalim ng pagkukunwari ng pagnanakaw sa kanyang tataka, lalong lumaki ang alitan at pareho silang pinababa ng driver ng bus. Nang makababa sila at lumayo ang bus, ay hindi na nagalit ang matanda at sinabi niya sa binata na nailigtas niya ang kanilang buhay, dahil nakita ng matanda ang bagong tatlong pasahero, na walang mga paa, at lumulutang, alam niya na hindi sila mga buhay na tao. At kung na-intense kayo sa kwento natin, pindutin nyo na ang subscribe button para updated kayo sa bago nating video, and anyway balik na tayo sa kwento. At pagkatapos nito, pumunta sila sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya upang iulat ang kaganapang ito. Ngunit walang naniwala sa kanila. Ngunit kinabukasan, naglabas ng pahayag ang kumpanya ng bus kagabi. Nawala ang huling bus para sa route na 375 kasama ang driver at ticket conductor. Agad na hinabol ng mga pulis ang matandang iyon at ang binata na inaakalang may sakit sa pag-iisip, at nang subukan nilang mag-alarma kanina, ay pareho silang na-interview sa isang balita. Sa ikatlong araw, isiniwalat ng pulisya ang umano'y nawawalang bus sa isang water reservoir na may 100 kilometro ang layo mula sa destinasyon nito. Ang Siangshan o tinatawag na Fragrant Hills, sa loob ng bus, mayroong tatlong naagnas na mga bangkay, at kasama ang mga misteryong nakapalibot sa paghahanap na ito. Ayon sa mga pulis, ang bus ay walang sapat na gasolina upang ito ay magpatuloy ng ganoon kalayo. Pagkatapos ng isang buong araw na paglalakbay, natuklasan ng pulisya na ang tangke ng gasolina ay napuno ng sariwang dugo sa halip na gasolina. Ang mga bangkay na natagpuan ay masyadong naagnas sa loob lamang ng 48 oras, kahit tag-araw ay hindi magiging ganito kabilis ang proseso ng pagkabulok ng katawan ng isang tao. Kinumpirma ng autopsy na walang sinadyang pakikialam sa mga bangkay. Sinuri ng pulisya ang lahat ng mga security camera tape na nakaset para sa iba't ibang pasukan upang ma-access ang reservoir, ngunit walang nakitang kakaiba. At ang misteryong ito ay nananatili pa rin misteryo hanggang ngayon. Siguro, hanggang dito na lang tayo magtatapos at maraming salamat sa malaki niyong suporta sa video natin. At kung gusto niyong mag-request ng video content, e-message niyo lang ako sa Facebook page na Misteryuso and free shoutout na din sa susunod na video, and anyway, thank you for watching.